Hashtag kagandahang loob ng Diyos. Mga kapatid, hindi matatawaran ang kanyang kagandahang loob na ito. At ito ay kanyang ipinahayag sa ating lahat ngayong umaga. Ang ating pagdiriwang sa araw na ito ay larawan ng regalo ng Diyos. Hashtag regalo ng Diyos. Pinagpala tayo ng Diyos kagaya ng Mahal na Birheng Maria. Pinagpala ang bayang ito kagaya ng pagkapalang ipinagkaloob niya kay San Isidro Labrador. Ang pagiging dambanang ito ay isang dakilang regalo mula sa Panginoon. Subalit lagi natin tandaan na kaakibat ng regalong ito na kaloob sa atin ng Diyos, ang bawat isa sa atin ay mayroong responsibilidad at mayroong misyon na dapat gampanan, kagaya ng ginawa ni San Isidro Labrador. Malalim na pananampalataya, pagdarasal ng tunay at totoo na galing sa puso, at ang kanyang pagtulong sa mga mahihirap, sa mga pulubi, sa mga taong dukha at mga nasa laylayan ng lipunan. Ingatan ninyo, pagyamanin ninyo ang regalong ito ng Diyos na sa ating lahat ay kanyang ibinigay. Hashtag pasasalamat sa Diyos. Punong-puno ang ating puso ng pasasalamat sa Panginoon. Ang lahat ng papuri, ang lahat ng pasasalamat ay binabalik ko sa ating Panginoon Diyos. Ay tayo pong lahat ngayong umagang ito ay gumuwit ng isang kasaysayan. Kasaysayan hindi lamang sa diocese, hindi lamang sa parokyang ito, subalit kasaysayan ng ating bayang Ulilan. Amen po ba? Hindi po namin ito makakalimutan. We hereby decree that San Isidro Labrador Parish, Ulilan, Bulacan, be conferred the title Diocesan Shrine of San Isidro Labrador. Gusto ko sanang sabihin maligayang kapistahan. Para kasing piyesta na eh. Pero ang ating kaligayahan ngayon ay dahilan sa ating pagiging Diocesan Shrine ni San Isidro Labrador. Sapagkat ito ay hindi lang achievement ng iilan, kundi achievement sa lahat ng mga parokyano, parokyana ng San Isidro Labrador Parish. Ang inyong pagpapamintuho kay San Isidro Labrador na tinataguyod ninyo ang siyang naging sanhi upang ang gusaling ito, at hindi lang gusali kundi ang lugar na ito, at hindi lang lugar kundi ang pamayanang ito, ay tinaguri ang Diocesan Shrine of San Isidro Labrador. Ang deklarasyang ito ay natapat sa tinatawag nating Gaudete Sunday, Linggo ng Kagalakan. Itong panahon ng paghihintay at paghahanda ay panahon ng pagsisisi ng ating mga kasalanan, pagpenitensya, pagkawang gawa. Ngunit kahit ito ay isinasaad sa pamamagitan ng kulay ube, which is a color of penance, the color of repentance, merong iisang linggo na ang kulay ay pink na nagsasaad ng ating kagalakan. Sapagkat ang Adyento ay hindi panahon ng pagluluksa. Sapagkat ang ating pagpenitensya ay nakatuon sa pagdating ng Panginoon na siyang magbigay sa atin ng kapatawaran at kaligtasan. It is therefore a season of hope, pag-asa. Ang pag-asa ay hindi pagluluksa, kundi panahon ng galak.
Kaya po, maintindihan din natin si San Isidro Labrador. Magsasaka, araw-araw, yun lang kanyang ginagawa. Ngunit bago siya pumunta sa bukid, siya ay dadaan muna sa simbahan, magdarasal sa harap ng Santisimo. Ano bang kasiyahan yan? Kung ihambin natin sa kasiyahan na ating matatamasa sa mga araw na ito, sa ating panahon, nakababagot. Bukid, simbahan, bahay, yun lang. Wala man lang mall, wala man lang mapasyalan ng ibang lugar, wala man lang inuman o sugal, o yung mga bagay-bagay na ginagawa natin na nakapagbigay sa atin ng kagalakan. Alam ni San Isidro Labrador kung saan ang bukal ng kagalakan. And what is this joy sa mga araw na ito ng pandemya? Saan ba ang galak? Nakababagot sa loob ng bahay. Hindi tayo makalabas na kung gugustuhin natin. Yung kaharap natin ay palaging parehong mukha. Yung maririnig natin, parehong boses at parehong paulit-ulit na istorya ni nanay, ni tatay, nakakabagot kapag hindi natin nakilala ang Panginoon. In the manner San Isidro Labrador encountered Him in the Blessed Sacrament and in the field of work, tayong lahat, kung ano man ang ating ginagawa araw-araw, ang mga gampanin, gawain, lahat-lahat, kapag ginawa natin ito with the purpose, ang hangarin na gagawin ko ito, Panginoon, dahil gusto kong magalak ka sa akin. Gusto kong kalugod-lugod ako sa iyo. When the affirmation comes from God, you sense it in the surest way. Alam mo na ikaw ay nakapagsasaya, nagbigay ng kasiyahan sa Diyos. Because it is your conscience telling you, good and faithful servant, you have been pleasing to me today. At hindi natin maririnig ang tinig na yan hanggat hindi natin pinapasok ang ugnayan natin sa Panginoon. Hindi natin pinapalalim ang ugnayan natin sa Panginoon. At ang panahong ito ay isang pagkakataon na maaari nating palalimin ang ugnayan natin sa Panginoon. Papasok tayo sa katahimikan. Papasok tayo sa kawalan. Pumasok tayo sa pagkabagot. At doon natin makikita at matagpuan ang presensya ng Panginoon. Kung lahat ng ating gawain at gampanin sa araw-araw, nakababagot man o nakatutuwa, ay ginagawa natin dahil ibig ng puso natin, hangarin natin na maging kaaya-aya sa Panginoon.